maganda ng nasa yan na kalokohan yan. Trick para kay Duterte at iba pa dahil may duda yan sa kalusugan ni Duterte. Baka hinahanda ito bago itong si Duterte matepo o kaya maging invalid na. Siya mismo ang mag-assign ng kanyang successor. Ganyan ang laro eh. Pero si Duterte, nagkunwari pa na wala siyang pakialam eh. Alam niya yung reaction ng tao. Pero kasabwa siya dyan. Yung revolutionary government, tanihan eh. Sabwatan ng mga maka-Duterte at maka-Marcos. Iba yung makinarya ang mga Marcos to rehabilitate Marcos. Kaunday na rin yan, si Duterte talaga binayaran ng mga Marcos. Binigyan ng malaking campaign money para i-rehabilitate. Pagandahin ang imahe ni Marcos hanggang ilinibing sa sementeryo. Ang pinakamaliwanag na dahilan kung bakit gusto ni Duterte na kung hindi siya ang makakapagpatuloy sa kapangyarihan beyond 2022 bilang diktador, kailangan piliin niya yung kanyang kapalit. Kaya kung sino-sino yung pinoprospect, anak niya mismo o sino pa man. Pero ang importante kay Duterte, dapat yung successor niya i-protect siya. Lalabanan yung prosecution sa kanya for human rights violations, yung extrajudicial killings, may complaint na nakasampa sa International Criminal Court. So yun ang binabantayan niya. Si Duterte handang ano, kung hindi na siya maka-maintain ng kapangyarihan, lilipad yan sa China, that's one more protection. Pero syempre, mas gusto niyang manatili sa Pilipinas kung makaya niyang piliin yung kapalit niya na magbibigay ng protection sa kanya. At yung kayamanan niya, may enjoy niya, no? Sa Pilipinas mismo, lalo na sa kanyang edad, no? Yun ang main motivation ni Duterte kung bakit gusto niyang tiyakin na kung hindi siya ang may kapangyarihan after 2022, yung pinili niya.